liblib ang tirahan nila Edward. Kahit simple lamang ang pamumuhay na meron sila. Kasakasama niya sa kanyang munting tirahan ang kanyang pinsang si Monina. Pareho silang walang mga magulang dahil noong bata pa lamang sila ay nagkaroon ng massacre ang kabilang probinsya na kanilang pinagmulan. May lumusob kasi ng mga teroristo doon. Namatay ang mga magulang ni Edward at ganoon rin naman ang nanay at tatay ni Monina. Mabuti na lamang ay may tumulong sa kanila na isang kamag-anak kahit nakarating sila sa kasalukuyang lugar na kanilang tinitirhan ngayon. 15 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang insidenteng iyon. At magmula nito ay silang dalawa na lamang ang magkasama at nagtutulungan para makaraos sa buhay. Sila lang ang madalas na magkasandal sa bawat pagsubok na dumarating. Samantala, nang araw na iyon ay namitas ng bunga ng papaya si Edward para ibigay kay Monina upang ito ay gawing atsara. Ito kasi ang kasalukuyan nilang hanap buhay. Ang dalaga ang tagagawa, samantalang siya naman ang nagtitinda. Mabuti na lamang ay may tanim silang mga papaya sa kanilang bakuran at ito ang madalas nilang pinagkukuhanan. Nang makakuha na ng 20 na bunga si Edward, ay binigay niya ito kay Monina. "Yan insan, malaki yan, kiyatiyak na marami yung magagawa mo," nakangiting sambit niya rito. At agad na itong kinuha ng dalaga at binalatan. Matapos nito, ay ginadgit nito ang mga papaya, kahit hindi na istorbo pa ni Edward ang kanyang pinsan. Nagtimpla na lamang muna siya ng kape at tumambay sa labas habang nakikinig sa radyo niyang debaterya. Ito lamang ang libangan niya kapag siya ay walang ginagawa. Yung sitio kasi na kung saan sila naroroon ay walang kable ng kuryente. Kaya't sa halip na telebisyon ay radyo ang nagbibigay aliw sa mga tao roon. Samantala, nang pumatak na ang hapon, ay doon na lamang natapos ni Monina ang kanyang ginagawang atsara. Kaya naman kinabukasan pa nakapagtinda ang binata. Nakalagay ang mga atsara sa maliit na bote at sa pagtitinda ni Edward ng produktong ito, kailangan niya na munang bumaba ng bundok dahil sa bayan ng mas maraming tao. Tamang-tama naman dahil fiesta sa bayan at paniguradong maraming bibili sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil noong tumambay lamang siya sa tabi ng simbahan, ay maraming bumili sa kanya at yung 30 na bote na kanyang paninda ay madali lamang na naubos. Kaya tanghali pa lamang ay natapos na siya sa pagtitinda. Pero bago siya umuwi sa kanila, ay dumiretso muna siya sa merkado upang mamili ng pagkain. At pagkatapos nito, ay umuwi na siya sa kanilang tahanan. Sa pag-akyat pa lamang papunta sa kanila ay gumugol na siya ng 2 oras, kaya't hapon na siya nang makauwi. Siya na rin ang nagluto ng kanilang hapunan, hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nagulat na lamang si Edward nang umulan ng napakalakas. Nakatulog na siya ng sandaling iyon, pero hindi niya na lamang ipinagpatuloy dahil pinapakaramdaman niya ang pag-ulan. Binuksan niya ang radyo ngunit napasapo na lamang siya sa kanyang ulo nang mapagtantong ubos na pala ang baterya nito. Kaya't ilang oras siyang nagbantay kung tatagal pa ba ang ulan. Pero dumaan na ang 4 na oras ay patuloy pa rin ang pagbuhos nito. Kaya't nangangamba siya na baka may bagyo nga. Gawa ng mataas ang kanilang lugar, uso yung natatangayan ng bubong sa kanila. O kung hindi naman kaya, ay ang pagkakaroon ng landslide. Kaya tinungo niya yung kwarto ni Monina at kinatok ang pinto upang ito'y gisingin. "Bakit kuya?" pupungas-pungas na tanong ng dalaga. "Kailangan na nating lumikas kapag lumakas pa ang bagyo, kaya kailangang maging handa ka," sambit niya rito. Kalaunan ay nag-alsabalutan na nga sila. Ang mga importanteng gamit lamang ang dadalhin nila at magdamag silang nagbantay kung meron bang masamang mangyayari sa paligid. Sa paglipas lang ng ilang oras, ay nagkaroon na ng malakas na hangin at natuklap na ang ilang bahagi ng bubungan nila. Bago pa magkaroon ng kapahamakan, ay napagpasya na nilang bumaba ng bundok upang pansamantalang makituloy sa evacuation center. Madilim ang paligid at madulas ang lupa. Mabuti na lamang ay may dala siyang maliit na flashlight na nagmumula sa isang lighter. 2 araw silang naroroon sa evacuation center at nang tumila na ang bagyo,
ay agad naman silang bumalik sa tirahan. Mabuti na lamang ay nabungaran nilang hindi nadagdagan yung pinsala sa kanilang bahay, kung hindi yung bubong lamang nila. Kahit ito lamang ang inayos ni Edward, at makaraan ito ay nanirahan na ulit sila roon. Isang hapon, nang umuwi si Edward galing sa pagtitinda, nadatnan niya ang kanyang pinsan na umiiyak. Dahil nga sa labis na pag-aalala, ay natanong niya kung ano ang nangyayari rito. Nahalala ko lang si na mama at papa kuya, maging si tito at si tita, namimiss ko na silang lahat. Kahit matagal nang nangyari yon, parang bumabalik pa rin sa alaala ko sa tuwing nalalapit na ang kanilang kamatayan, sambit ni Monina. At dito nga naalala ni Edward na isang linggo na lamang ay araw na ng kamatayan ng mga magulang nito at ganoon rin ang kanyang nanay at tatay. Maski siya ay nanariwa sa gunita niya ang naghihingalong mga magulang habang siya ay pinapatakas ng mga ito. Dahil dito ay muling nabuhay ang galit sa puso niya at isinusumpa niya na kung hindi man siya makaganti ay makakarma rin balang araw ang gumawa nito sa kanyang pamilya. At dahil dito ay pinatahan niya na ang kanyang pinsan habang nagsasabi, "Naiintindihan ko yung nararamdaman mo dahil isa rin ako sa nawalan. Gusto ko lang sabihin na baka nakarma na rin ang mga iyon at sana nga ay matugis na sila ng mga otoridad." Natigilan naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Maya-maya pa'y pinunasan na nito ang kanyang luha. "Sana nga kuya, pero hindi ko pa rin po maiwasang malungkot dahil alam mo bang gabi-gabi ay tumadalaw si na mama at papa sa panaginip ko? Ang sabi nila, hindi raw sila matatahimik hanggat hindi raw nahuhuli ang may sala. Alam kong panaginip lang yun kuya, pero parang totoo nilang sinabi yun sa akin. Hindi kaya buhay pa ang mga kriminal na yun?" Tanong nito sa kanya. "Kung buhay pa ang mga yun, siguradong kamatayan rin ang kahantungan ng mga ito. Kaya huwag ka nang malungkot, insan. Tandaan mong ang bawat may utang ay may nakaabang nakabayaran." Seryoso niyang sambit habang hinahagod-hagod ang likuran nito. Nagkwentuhan pa silang dalawa at pagkatapos ay nagkapunan na. At noong nakaramdam na sila ng antok, ay kanya-kanya na silang pumasok sa kanika nilang mga silid. Kinabukasan, ay napagpasyahan ni Edward na bumaba ng bayan kahit wala naman siyang ititinda. Kailangan niya kasing bumaba upang magpagupit. Doon lang kasi ang merong barbershop. Napagpasyahan niya na magpagupit ng maigsi para maging presko ang pakiramdam nito. At noong matapos na ang paggugupit at habang siya ay naglalakad na, meron siyang nadaan ng isang universidad. Palibhasa ay sa kabilang lugar siya dumaraan kahit ngayon niya lamang ito napansin. Sa bandang git ng eskwelahan ay makikita ang isang tarpaulin na nag-offer ng mga kurso. Marami ang nakalista roon, ngunit isa lang ang umagaw ng atensyon niya at ito ay ang kursong criminology. 9 taon na magmula nang siya ay makapagtapos ng high school. Kahit nang sandaling iyon, ay may balak na siyang magpatuloy muli sa pag-aaral. At ang kursong kukunin niya ay walang iba kung hindi ang pagpupulis. Gusto niyang maging ganito upang may paghiganti ang mga magulang nila. May balak kasi siyang hulihin kung sino man ang mga teroristang iyon. At kung maaari lamang, ay kanyang papaslangin. Kaya naman porsigidong-porsigido siya na pag-ipunan ng pagbabalik sa klase. Kahit sa pamamagitan ng pagtitinda ng atsyara, ay dito siya umaasa na makakapag-ipon sa kanyang pag-aaral. Mabuti na lamang ay talagang masipag ang kanyang pinsan sa paggawa nito. Kaya naman 3 beses isang linggo siya nakakabenta. Pero dumating ang isang pagsubok na magpapatatag sa kanyang kalooban. Isang hapon, pagkatapos niyang magtinda, at uuwi na sana siya, ay bigla na lamang merong nagtangkang manghold up sa kanya. Tinutukan siya nito ng baril sa ulo at hinihingi ang maghapon niyang pinaghirapan. At dahil nasa alanganin na ang buhay niya at kahit labag ito sa kanyang kalooban, ay binigay niya na lamang ang pera. Pero minukhaan niya yung lalaking ito. Bagamat natatakpan ang kalahati ng mukha nito, ay kitang-kita niya yung itsura ng mga mata nito. Kulay ng putis at pati na rin ang sukat ng tangkad. Nakauwi naman siya ng ligtas, pero nangako siya sa kanyang sarili na babalikan niya ang taong iyon kapag siya ay isa ng pulis. At dahil sa nangyaring iyon, ay wala silang nakaing magpinsan at kailangan munang maghigpit ng sinturon.
Bumilang pa ng 2 araw bago makagawa ulit si Munina ng atsara. Kahit simula nito, ay naging maingat na si Edward sa pagtitinda. Tinitignan-tignan niya na ang bawat nakakasalubong. Sa kanyang paglalakad, ay meron naman siyang nasilayan na paggawa ng sapatos at may nakapaskil pa na hiring ng mga manggagawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang pinata. Sa loob-loob niya, ay dagdag kita ito para sa magiging goal niya sa buhay. Mabuti na lamang nang pumasok siya sa opisina ng employer, ay agad siyang pinatuloy ng gwardiya. Patunay lang na talagang nangangailangan sila. Kung kailan nakapasok na sa loob si Edward, ay dito niya lang naalala na wala pala siyang requirements na daladala. Iyon pa naman ang kinakailangan sa oras na nag-a-apply ka ng trabaho. Sir, wala nga po pala akong dalang requirements, kahit man lang resume. Nakalimutan ko po kasi. Saka galing po kasi ako sa pagtitinda. Kamot ulong pahayag ni Edward. Oo nga pala, galing ka sa pagtitinda, no? Pero hindi yan problema. Kahit resume lang, ayos na sa akin yon. By the way, ako nga pala si Rufino, ang may-ari ng pabrikang ito. Wala ka namang bad records, ano? Paninigurado pa nito sa kanya. Kahit napailing na lamang siya habang nagsasabing, wala man po akong may provide ngayon na police clearance, pero ginagarantisado ko po na malinis po ang aking pangalan. Pero siya nga po pala, wala po akong computer para makagawa ngayon ng resume. Napangiti ang employer at sinabi nito sa kanya na siya na lamang ang gumawa nito sa kanyang personal computer at ipiprint na lamang nito. Marunong namang gumawa si Edward, kaya naman sinunod niya ang binanggit ni Sir Rufino. Pagkatapos nito ay hinired na siya bilang manggagawa sa pabrikang ito. Kaya magmula nito ay iniwanan niya na ang pagtitinda at nagtuon na lamang bilang labor sa paggawaan. At sa pagnanais niyang makapag-aral sa kolehiyo at nang makapag-ipon, ay nag-enroll na nga siya at ang kinuha niya ay criminology. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Hanggang sa isang araw ay merong kumalat na masamang balita na malapit sa lokasyon ng universidad nila. Meron raw isang sindikato ang nangunguha ng mga bata at sinasakay sa itim na van. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, kinukuha raw ng mga ito ang lamang loob ng biktima upang kanilang pagkakitaan. Mahirap daw hulihin ng sindikatong ito. Animo yung mga palos na napakadulas at bukod pa roon ay pawang nakabonet at nakatakip pa ang mga mukha. Grabe naman yung mga sindikato na yon. Yung mga bata na dapat ay may kinabukasan pagdating ng araw ay kanila nang pinapas lang para lang magkapera. Sambit na Edward kay Munina nang makuwi na siya ng bahay galing sa pamantasan. Magpahanggang sa tahanan ay bitbit pa rin niya ang masamang balita na nasagap. May malakas akong kutob na mga sindikato ang binabanggit mo, kuya. Dahil sa paraan ng pagkakasabi ng dalaga ng ganun, ay nangunot na lamang ang noon ni Edward, kaya't nagtanong siya, anong ibig mong sabihin, insan? Dito nabanggit ni Munina na baka iisa lang ang terorista at ang mga sindikato na ito na siyang umatake sa munti nilang baryo dati. Kaya naman nakapag-isip-isip si Edward. Sa loob-loob niya, ay mukhang tama nga ang sinabi ng kanyang pinsan. Marahil ay napagtanto ng mga terorista na wala naman silang mapapala sa pagpaslang lamang ng mga tao. At sa halip, ay gusto na rin nilang kumita sa pamamagitan ng pandurukot ng bata. Kahit nangako talaga siya sa kanyang sarili na sa oras na makapagtapos siya sa pagpupulis, kahit pagaano kaila pang mga sindikatong iyon, ay mapapasuko niya rin ito balang araw. Kaya naman para makamit niya iyon, ay nagdagdag pa siya ng sipag at tiyaga sa katawan. Kung sa umaga hanggang sa tanghali ay isa siyang manggagawa ng sapatos, sa hapon hanggang gabi naman ay isa siyang estudyante. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Isang gabi, nang makauwi na siya ng bahay, ay nadatnan niyang wala roon ang pinsan niyang si Munina. Hinalughog niya ang munti nilang bahay, subalit hindi niya talaga ito masumpungan. Sinubukan niya ring hanapin sa labas, ngunit wala talaga si Munina. Napaka-imposible namang lalabas pa ang kanyang pinsan ng ganitong oras, lalo na't kilala niya ito na taong bahay lamang. Dahil sa pagod niya sa paghahanap sa labasan, na puro puno lang naman ang nakikita niya, ay napagpasya niyang bumalik na lamang sa bahay
At dito niya napagtanto na noong pumasok pala siya ng main door kanina, ay bukas nga pala ito at ganoon rin ang pintuan ng kwarto ni Monina. Kilala niya ang kanyang pinsan na hinding-hindi papabayaang nakatiwangwang lamang ang pintuan sa tuwing lalabas. Dito niya napag-isip-isip na maaaring merong nangdukot kay Monina. Nanlamig siya sa labis na pagkataranta. Ang dibdib niya rin ay walang awat sa pagkabog dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang pinsan. At sa pagiging desperado na mahanap niya ito kaagad, kahit gabi na ay bumaba muli siya ng bundok para magtungo sa police station at ibigay ang larawan ni Monina sa mga kinauukulan. Ayon sa isang pulis, ay wala pa naman raw 24 oras na nawawala ang kanyang pinsan, kaya't hahanapin na lamang ito kapag lumipas na ang isang araw. Gusto mang makipagsagutan na Edward sa mga ito dahil sa pag-aalala kay Monina, ay hindi niya na lamang itinuloy. Total ay iyon naman raw ang policy na kanilang sinusunod sa paghahanap ng mga nawawala. Kaya naman umayon na lamang siya sa kagustuhan ng mga pulis. Sino ba naman siya para diktahan ng mga uniformado sa kanilang trabaho? Kahit makaraan niyang ibigay ang litrato ng pinsan sa mga kapulisan, ay umuwi na siya. Pero mabilis na lumipas ang isang linggo, ay hindi pa rin mahanap-hanap ng mga pulis si Monina. Parang mababaliw na noon si Edward, lalo na't ayaw niyang merong mangyaring masama sa dalaga. Pero sa kabila nito, ay pinapanalangin niya sa Diyos na sana ay nasa mabuti itong kalagayan. Subalit makaraan ang buwan na taon, ay wala pa rin talaga. Hindi talaga ito makita. Sa tuwing may nababalitaan nga siya na bangkay na sinalvage, ay pinupuntahan niya ito upang kilalanin ang bangkay. Subalit hindi niya naman nakikilala ang mga iyon. Kaya't kahit matagal nang hindi nakikita ang pinsan niya, ay malaki pa rin ang kanyang pag-asa na buhay pa ito. Hanggang sa merong nagbigay alam sa kanya na nakita umano nito ang kanyang pinsan. Ayon dito, ay nakikita raw ito madalas sa palengke. Namimili at pagkatapos niyon, ay agad nang pumapasok sa van ng mga nakasakay ay pawang mga kalalakihan. Kaya naman dito napatunayan ni Edward na talagang dinukot nga ng sindikato ang kanyang pinsan. Mukhang may pinapagawa ang mga ito sa kanya. At agad niyang inabisuhan ng mga pulis na sa palengke matatagpuan ng sindikato. Pero nang magkaroon na ng operasyon ng mga pulis roon, ay wala silang nakita na kahit anino man lang. At dahil dito, ay nabigo na naman si Edward at ang tsorya pa ng mga pulis ay maaaring ginagamit nga lang ang kanyang pinsan ng mga sindikato. Kaya naman nagpursige na lamang si Edward sa kanyang pag-aaral para kapag siya ay naging pulis, ay siya na ang lulutas ng kaso nito. Hanggang sa lumipas ang maraming panahon, ay nakapagtapos na nga siya sa kursong criminology. Isang hapon, inutusan sila ng kanilang hepe na hulihin ang mga sindikato na nanguha ng bata. At upang hindi makatunog sa kanila ang mga sindikato, hindi sila pinasuot ng uniforme at sa halip ay nakasibilyan lamang sila. Ang operasyon nila ay sa palengke. Hindi rin pulis mobil ang kanilang gamit at sa halip ay pangkariniwang sasakyan lamang. Si Edward ang nagmamaneho patungo sa lokasyon na iyon at magdamag silang naghintay kung kailan darating ang sindikato. Nawawala na sila ng pag-asa dahil sumapit na ang tanghali ay wala pa rin silang nakikita hanggang sa pumatak na nga ang kinahapunan. Merong itim na ba nang huminto sa tapat ng butika. Hanggang sa maya-maya pa ay merong lumabas na isang lalaki na nakaitim. Nakasuot ito ng bonnet at may takipang kalahati ng mukha. Sandali lang itong nagmatsyag sa labas ng van at maya-maya pumasok na rin ito. Ang sumunod naman na lumabas ay isang babae. At samantala, nagmamatsyag naman ang grupo ni Edward sa dikalayuan habang sakay-sakay sila ng kotse. Nakatalikod ang may katabaang babae mula sa kanila at tila may kausap ito sa loob ng van. At sa pagharap ng babae ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Edward sapagkat kilala niya ang babaeng ito. Ito ay walang iba kung hindi si Monina. Tumaba lamang ito sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mukha ay ganun na ganun pa rin. Kaya naman sinabi niya sa dalawang kasama na yun na nga ang pinsan niya. Ipinaliwanag niya sa mga ito na may pinapagawa lamang ang sindikatong iyon kahit nagmumukha itong sunod-sunuran sa kanila. Nang makalayo na si Monina, ay inabante na nila ang sasakyan patungo sa itim na van.
Pinatakbo ito ni Edward sa paraang hindi sila pagdududahan. Kaya naman isa-isa na silang nagbunot ng baril. Hanggang sa maya-maya pa, ay dahan-dahang lumabas ng sasakyan ng dalawang kasama ni Edward, na sa mga sandaling iyon, ay nagkukunwaring pilay ang mga braso at animoy nakasimento ito, kaya't naikukubli nila ang kanilang mga baril. Maya-maya pa ay may kumatok sa bintana ng kotse. Ito ay ang isang pulis na kunwari may itatanong lamang. May papakita kunwari ito na larawan at nakiusap pa sa tatlong kalalakihan na lumabas muna ng van para makita nila ng maayos ang larawan. Lumabas naman ang mga ito at tila sila ay nauto. At nang makalabas na ang tatlo, saka naman nila mabilis na nilantad ang baril at tinutukan ng mga ito. Wala nang nagawa pa ang mga miyembro ng sindikato kung hindi ang itaas na lamang nila ang kanilang mga kamay. Dinisarmahan rin nila ang mga ito at pagkatapos ay pinusasan. At dahil tatlo ang miyembro, lumabas na rin sa sasakyan si Edward at pinusasan ang isa. Tuwang-tuwa si Edward ng sandaling iyon. Dahil sa wakas, ay nahuli na rin ang namemeste sa kanilang bayan. Nang matapos nila itong pinusasan, ay tinungo naman ni Edward ang lugar na pinuntahan ni Monina. Hanggang sa nakita nga niyang may binibili ito sa loob ng palengke, gaya na lamang ng karne at pati na rin ng mga gulay. Kit nilapitan ito ni Edward. Nang hindi siya agad nito napansin, ay hinawakan niya ito sa balikat. At nang siya ay makita, ay nanlaki na lamang ang mga mata nito at halatang gulat na gulat sa nangyari. Kuya, ikaw na ba yan? Seryoso nitong tanong sa kanya. Nagtaka naman si Edward sa inusta ng kanyang pinsan. Salip kasi na matuwa ito dahil sa wakas sa imuli silang nakita, ay nababakas niya na takot ito sa kanya. Nanginginig pa nga ang mga labi nito habang titig na titig sa kanya. Kaya naman hinawakan niya ito sa braso para isama. Ngunit agad itong pumalag. Oh, Monina, ako ito si Kuya Edward mo. Isa na akong pulis ngayon. Bakit nagkakaganyan ka? Ayaw mo bang sumama sa akin? Nahuli na ng mga kasama ko yung bumiyag sa'yo. Sambit ni Edward habang tinatangka niya pa ulit na hawakan ang braso ng pinsan. Pero lalo lamang nabigla si Edward nang marinig niya ang sinabi nito na huwag itong hawakan dahil ayaw nitong sumama sa kanya. At ang tatlong kalalakihan na iyon ay kaibigan raw niya. Nararamdaman ni Edward na may nangyayaring mali kay Monina. Kaya't kahit sa ayaw at sa gusto niya, ay agad niyang dinakma ang kamay nito at mabilis na pinusasan. Hinatak niya ang babae patungo sa sasakyan na sa sandaling iyon ay nasa loob na rin ito ang tatlong lalaking dinakip nila. Pagkatapos nito ay isinakay niya na rin ang nagpupumiglas na si Monina at nagsimula na itong magmaneho para dalhin ang mga ito sa presinto. Nang makarating na sila roon, ay pinaamin ang tatlo ng hepe kung may mas nakakataas pa sa mga ito. Ilang oras rin nilang tinorture ang tatlo bago ang mga ito ay umamin. Ayon sa tatlo, ang bossing daw nila ay isang dating congressman. So pagkakaalam ng mga ito, ay nagpapatakbo na raw ito ng iba't ibang klase ng droga sa loob ng 30 taon. At nang nakalipas naman ang 20 taon, ay napagutusan raw sila na imasakyan ang baryo ng isang probinsya dahil iyon raw ang lugar kung saan ay may pinakamababang boto ang congressman. At marahil sa pagkatalo nito, kaya naman sumiklab ang galit niya sa mga mamamayan roon kaya't ang mga ito'y kanyang pinapaslang. At dahil sa nalaman ni Edward, gusto niya sanang lusubin ng tatlong may mga edad ng lalaki upang ito'y kanyang pagsusuntukin. Ang mga ito pa lang nang masakir sa kanilang lugar noon na siya namang ikinamatay ng mga magulang nila. Talaga namang nagingit-ngit siya sa galit at gusto niyang pumaslang. Subalit pinigilan siya ng kanyang hepe at ayon pa sa kanilang natuklasan. Kaya pala madalas na bumili sa palengke si Monina. Ito ay dahil siya na ang nagsisilbing alila ng sindikato para may mautos-utusan sila sa pagbili ng mga pagkain. Ito ang rason kung bakit dinukot ang dalaga. Nang tanongin ni Edward kung bakit parang wala sa wisyo ang kanyang pinsan, ay umami ng isa sa mga ito na pinapainom raw nila ito ng isang klase ng droga na kung saan ay nanerbiyosin ito sa mga taong hindi kilala o matagal nang hindi nakakausap kahit pakamag-anak pa niya ito. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit takot na takot si Monina kay Edward. At magmula nang umami ng tatlo, ay hinanting na rin ang dating congressman hanggang sa nakakulong na silang apat sa selda.
na pag-alaman niya pa na ang isa roon ang nang-hold up sa kanya noon. Kahit nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakarma rin ang mga ito. Samantala, si Monina naman ay inilagay sa rehab center para mawala na yung dose na nakonsumo nito sa katawan sa loob ng mahabang panahon. At makalipas ng 2 buwan, ay gumaling na rin ang tuluyan ng dalaga. Kaya naman muli silang nagsamang magpinsan sa isang bubong. Pinag-aral rin ito ni Edward sa kolehiyo. At dahil sa husay niya sa kanyang serbisyo sa bayan sa loob ng maraming panahon, ay hinirang siya sa mas mataas na ranggo. At ngayon, ay isa na siyang police captain. Hindi inaakala ni Edward na matutupad niya ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na pulis balang araw. Sapagkat nang dahil sa kanya at sa mga kasama niya, ay nahuli na ang mga taong may pagkakasala sa kanyang pamilya at pati na rin sa kanilang mga kabaryo. Sapagkat habang buhay na ang mga itong mabubulok sa kulungan. At sa wakas, ay nagkaroon na rin ng hustisya ang mga nasawi.